Welcome to my first vlog since recovering from this terrible COVID-19 that's been plaguing the entire world. I'm feeling better. I'm starting to recover. This was really something of an experience because I did not realize how bad this COVID was until I got it. I believe I got it. We were traveling in Spain. Nandun kami sa Espanya dahil yung isang pamangkin namin ay mag-asawa. Kaya nag-attend kami nung kanyang wedding. Palagay ko doon ko nakuha eh. Habang nandun ako, narinig namin magla-lockdown ng Maynila. Kaya kami mag-asawa, we cut short our trip. Takbo na kami nito sa Maynila. Kaya sabi ng doktor ko sa akin, pagdating mo ng Maynila, magpa-test ka kagad. So, pumunta ako sa ospital, nagpa-test, eh hindi masyadong handa pa yung DOH, hindi po masyadong handa yung nasa ospital. Ang haba pa ng pila, ang daming nag-aantay. Eh kapo siguro, eh kaya pa naman din oh. So, umuwi na lang ako. Pero after a while, may naramdaman na sabi ko, flu lang naman ito, kaya kong gamutin to. Pero after mga 1 week, gumising ako, hindi na talaga ako makahinga. Tinakbo na ako sa emergency room. Binigyan ako ng oxygen, ano-ano mga sinaksak sa akin. After a while, medyo na-relieve na ng konti. Pero nakikita ko talagang ang daming pumapasok doon sa emergency room. Kaya sabi ko sa doktor, kung wala naman iba kayong gagawin, at hindi naman ako ilalagay sa kwarto, uwi na ako, basta bangdala ako ng oxygen, at saka eh, inumin ko na lang yung gamot na ibibigay niyo sa akin. Eh, yun ang ginawa ko. Umuwi na ako. At mula nun, di na ako lumabas nitong kwartong ito. Sabi nyo, mag-iisang buwan na ako dito sa kwartong ito. Pwera nung pagpunta ko sa ER. But okay lang yun. Kasi ayaw ko magkaroon ng magkain ng infection ang ibang tao. Kaya, alam nyo po, talagang ako tiyak na tiyak na sinalba ako ng ating mga doktor, ng ating mga healthcare workers. Dahil kundi sa kanila, palagay ko, yung tumama sa akin eh, baka naging mas grabe pa. So we owe a lot to our frontliners. Kaya't kung ano ang sabihin sa atin ng mga frontliner natin na pangangailangan nila, dapat ibigay natin. Alam nilang risk. May namamatay na nga sa kanila. Talagang hero silang lahat. Dapat hindi lang pinapalakpakan. Ay dapat talaga lahat ng kailangan nila, yung mga PPE. Mas nahihirapan sila pagka may bagong kaso o naghawa tayo ng ibang tao. Kung hindi sa kanila, naging totoo yung lumabas na balita na namatay na raw ako. Hindi pa naman ako namatay. Nandito pa ako. Pero yan ang halimbawa ng mga fake news na umiikot. Para sa akin, baliwala yan. Pero sasabihin, patay ako, hindi na bali. Madaling magpakita na hindi naman na nandito pa ako. Pero yung mga ibang fake news, halimbawa, may umiikot na balita na sinasabi yung lockdown, talagang hindi na makakalabas ng bahay. Kaya't nag-hoarding na, namili ng tao kung ano-ano. Hinoard na lahat, naubos ang bilihin. Eh, hindi naman totoo. Dahil, syempre, naka-lockdown ka, stay at home. Pero kung bibili ka ng pagkain, eh di syempre palalabasin ka. Paano naman bibili mo ng pagkain? Yan, ganyang klase mga fake news. Kaya tayo, mga pangkaraniwan na citizen, huwag tayong kalat ng kahit na kong balita. Kasi yung iba, kahit na alam natin na fake news, parang biro lang, yung ibang tao, siniseryoso nila. Kayo naman, yung nagkakalat talaga, naglalabas ng fake news, huwag niyong ginagawa yan. Nakakasakit kayo ng tao. Meron pang namamatay dahil hindi na nga natutulungan. Sundan natin lahat ng tunay na balita, yung maghugas ng kamay, magsuot ng mask, mag-social distancing, para naman matulungan natin ang mga frontliner natin na sumasabak talaga sa delikado. Kahit na nakakulong ako dito, mayroon din kami mga ginagawa para magpadala ng gamit sa ating mga frontliner. Yung mga ibang lugar, pinapadala natin ng pagkain. Yung mga kasama natin, nangungulikta ng kung ano-ano mga gamit na pangangailangan na hindi ibibigay, lalo na yung mga nakakatanda. Delikado talaga yung mga senior citizens dahil sa statistics natin ngayon, pinakamababang death rate, 3%, yung iba mas mataas pa. Kaya kailangan pag-ingatan natin yung mga ating mahal sa buhay na mga grandma, mga granddad, mga lolo at lola. Alam nyo, sa dami ng naranasan ko, at aminin ko, nagdusa,
ako isa pa rin ako sa I'm still one of the lucky ones. I really am. Because of the good work ng ating mga doktor, ng ating mga nurse, ng ating mga tech med, all of them, nandito pa rin ako. Kasi nasa high risk na ako eh. Kaya ako'y dumaan. COVID survivor na tayo. Masasabi ko lang, ayaw na ayaw ninyo magkaroon itong sakit na ito. Kaya mag-ingat kayo. Sundan natin ang mga payo ng ating mga frontliners, ang ating mga healthcare workers. So stay careful, stay safe. Maraming salamat.